Chismes de Baglitas! Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo... Aha! Oy, hello pa rin po sa lahat pa rin po ng mga nasa pampublikong sasakyan na nakatutok sa Energy FM. Hello po, Kuya Driver. Hello, Kuya Konduktor. At syempre, hello din po sa lahat ng pasahero. Kayo ay mga biyahe patungong Taytay. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa mga, ayan, nasa panadiriya, lalong-lalo na dyan yung panadiriya dyan or bakery. Lakas makaluman yung panadiriya. Yung mga bakery dyan sa may Pandakan, lagi nakatutok sa Energy FM. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Eto na ang chika ko for today's video. Nako, hindi nyo kakayanin. Eto'y posible po lamang. Posible pa lang. Pero hindi pa naman daw sure. Oo, nakakaloka. Ang pag-uwi ni Miss Chris Aquino sa Pilipinas, posible nga daw mangyari. Wow! O, diba? Reaction ka na naman, nakakaloka yan. Diba, sabi nga ng ilan, posible nga daw na umuwi pansamantala ang Queen of All Media na si Miss Chris Aquino, lalo pa, diba, sinabi na niya sa kanyang IG account nung nakaraang Disyembre, medyo na parang nakukol na yung attention nila ng US Embassy or Philippine Consulate doon sa Amerika na medyo nag-o-overstay na sila kasi more than 6 months, diba? Kaya nga naman inaasikaso ng kanyang team, lalo na ng mga abogado ni Miss Chris Aquino, ang pagre-renew or pagkuha ng extension sa kanilang visa para sila ay makapag-stay. Pero sabi naman ng ilang, pag hindi naman daw, pwede naman daw umuwi muna pansamantala si Chris at bumalik na lang po muli dahil yun yata yung medyo parang yun yung kanilang ordinansa! Ano yan? Barangay? Policy! Yun yung correct term! Nakakaloka! Policy kasi ng US Embassy yun, lalong-lalo na ng, diba, yung mga migrant noon. Migrant! O, diba, nakakaloka. Tawid mo yan, bakla ka. Yun na nga, diba? Pero, alam mo yun, masaya ang ilan sa mga tagahanga ni Chris. Lalo pa, alam mo yun, mahina pa siya. May mga allergies siyang pinakikita at alam mo yun, sinishare naman din sa kanyang mga fans sa publiko, diba? Ay, may magandang balita dahil medyo talagang umu-okay. Bumubuti ang kanyang kalagayan sa tulong na din ng mga doktor na tumitingin sa kanya doon. At meron pa siyang gagawin. O ano yan, nakakaloka. Ay pagbibigyan niya ang hiling ng kanyang anak na makasama silang mag-theme park. O diba, sabi nga ni Chris sa kanyang iniwang note, diba, para sa kanyang nanay, diba, kasi nag-iwan siya ng mensahe para sa message siya sa kanyang nanay dahil nagsa-celebrate nga ng ika-90th birthday ang yumaong presidente natin na si Corazon Aquino, ay para bang sinabi niya na kahit may mga nararamdaman siya para sa kanyang anak ay pipilitin niyang maging malakas. O, alam naman nating lahat yan na talagang si Christetta ay talagang fighter, diba? Wala siyang inuurungan, diba? Kumbaga sabi nga ng ilan, sakit lang yan, si Chris Aquino pa rin siya. O, diba? Sa tulong na rin ng Panginoon na ginagabayan siya kahit papaano, diba? Na lumakas, bumuti yung kanyang pakiramdam para may isagawa pa rin niya yung kanyang mga dapat gawin, lalo pat yung kanyang mga anak ay kanyang pinaguhugutan ng lakas. O, ha? Diba? Nakakaloka yan. At syempre, namimiss ka na rin namin, Miss Chris. Diba? As in talagang, alam mo yon, kung sakali man magkatotoo na hindi man mabigyan ng extension yung visa at makauwi kayo dito, alam mo yun, isa ako sa magiging masaya po na makita po kayo ulit on national TV dahil, alam mo yon, isa din po kasi nagdadasal na bumuti ang inyong kalagayan, diba? Dahil ang showbiz industry is not the same without Chris Aquino. Diba? Alam nyo yan. Oo nga't alam nyo yan. Matalak ang lola nyo, pero kahit papaano, diba? Talagang lahat ng mundo, pag nagsalita si Chris Aquino, nakatutok tayong lahat. And I thank you!
Siyempre, totoo naman din yan, di ba? Kaya to Miss Chris Aquino. Pero I think, di ba, alam ko yung naasikaso na yan ng mga abogado doon, lalong-lalo na doon sa Philippine Consulate, doon sa Philippine Embassy na nasa Amerika, na inaayos na rin ang extension ng kanila para mas lalong bumuti, di ba? The better na mas gumaan yung kanyang pakiramdam, mas gumaling siya, mas magiging masaya ang sambayan ng Pilipino sa kanyang pagbabalik. Kaya ang tabayanan natin yan kung saan network siya lalabas. O, oh, diba? Ano, nakakaloka yan. Diba? To Miss Chris Aquino, continue to, alam mo yun, to get well. Diba? Pag-pray po namin dito. Alam mo yun, sa kabila, sa ano ba yun, sa ngalan ng aking, ano ba yun? Ano ba yun, ha? Ano ba gusto mo sabihin si Isa? Sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora, pagdadasal po namin ang iyong paggalinga. And we miss you so much. O, oh, diba? Anyway, sideway, dyan na po natatapos ang ating chikahan for today's video sa darating na Lunes. Of course, hopefully makakapiling na natin ang aking partner si Tita Cora, di ba, na maging okay na siya. Muli po ako si Kapitana Sisa at ito ang Baklita sa Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo... Energy!